Ilang provision sa 2023 national budget binito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kung ano-ano ang mga yan at ang dahilan ng Pangulo, alamin natin mula sa sentro ng balita ni Mark Petalco. Tatlong provision ng pambansang budget para sa 2023 ang naivito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kanyang veto message, nilino ng Pangulo na ang mga na-veto na provision ay walang kaugnayan sa newly approved appropriations. Kabilang sa naivito ni Pangulong Marcos, ang paggamit ng kita ng National Labor Relations Commission ng Department of Labor and Employment. Ayon sa punong ehekutibo, ang kita ay bahagi na ng revenue and financing sources ng 2023 National Expenditure Program na una niya nang isinumite sa Kongreso alinsunod sa 1987 Constitution. Kasama na aniya sa budget ng NLRC ang mga funding requirement para sa mga operasyon nito. Kasama rin sa naivito ng Pangulo ang paggamit ng revolving fund para sa DepEd-TV ng Department of Education. Paliwanag ng Pangulo, ang DepEd-TV ay hindi isang business-type activity na nagkapahintulot sa pagatag ng revolving fund. Hindi rin piniyagan ng Pangulo ang paggamit sa pondo ng pamahalaan para baguhin ang tourism campaign slogan sa ilalim ng Department of Tourism, Office of the Secretary. Sa ilalim aniya ng RA 9593, minamandato ang DOT na maging pangunahing ahensya ng pamahalaan sa pagpapaunlad at pagsulong ng industriya ng turismo sa loob at labas ng bansa. Matatandaan noong Biyernes, December 16, nilagdaan ng Pangulo ang 5.268 trillion pesos national budget para sa 2023 na layong pondohan ng post-pandemic recovery ng bansa. Mark Petalco para sa Bayan.